Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako muli ay si Benji Eugenio mula sa Hanay ng Asian Wellness and Spa Academy. At narito tayo ngayon sa pagtatalakay ng napakahalagang bagay patungkol sa darating na oral and practical examination. Katulad po ng nabanggit natin kamakailan, mayroong mga karagdagang dokumento. May guidelines po na inilabas po ang DOHCMT or Committee of Examiners for Massage Therapy. Subalit, napakainam lamang na ating basahin ito, suriin, at ating iugnay doon sa mga unang mga talakayin na naibigay na po ng ating mga trainers. Kaya mainam po na ating po siyang saliksikin, ating pong unawain upang sa gayon ihambing natin doon po sa nauna natin naaral, nauna niyo nabasa at yung bagong materials na ito na ating pong himay-himayin sa pagkakataong ito. Hinihiling po namin na pagkatapos natin mabasa, maaral ang mga bagay na ito ay kinakailangan po ang practice, no? Kinakailangan po ang talagang actual na pagsasanay. Sapagkat ang sekreto po ng pagpasa ng oral practical examination ay simpleng-simple lamang po. Ito po ay ayon po sa ating mga pagsasanay na nagawa, no? Okay, so ayun po. Sariwain lamang po natin ang ating mga sarili. Ano po yung limang stroke manipulations? Ano po? Ang limang stroke manipulations ay yung effluence, petasage, friction, tapotment, at vibration. Ano po? Sa ating pong talakay para sa araw na ito, ang ating pong concentration po ay effluence, no? And then, gagawin po natin ang iba't iba pong bahagi ng stroke manipulations sa mga darating pa po na mga araw. Okay. So, ito po tayo ngayon sa topic na effluence. Ngayon, ano po ang description? Ano po ang kanyang kapahayagan, no? Okay, ang salitang effluence ay nagmula sa French word, no? At ika nga ang French word na ito ay effleure at ang ibig sabihin nito ay to flow or to glide. Ito po ay pagdaloy, ano po? Ang paghagod po, ika nga, ano ho? And then